nahihirapan na siya noon. Pagka-bounce niya pa lang, pwedeng kalahati na yung buhay niya. Oo. Tsaka naiintindihan ko rin yung plano dito ng Blacklist International. And usually kapag meron kang kadya, lagi yang nasa damuhan. Lagi yang naghahanap ng way para makapitas. Pero with this Rafaela na may Light of Retribution, madali niyang madedetect kung saan yung threat. Pero ngayon ay simulan na natin ang game number 3 para sa huling serye ng araw na ito, Blacklist International at Minani Boss. Grabe yung games natin, no? Lahat pang grand finals. Okay, kahapon pa yun eh. Ramdam ko rin eh. Kasi nga, 4 PM, MPL na, 10:07, MPL pa rin. Okay. Pero ayan, tingnan natin ang mga emblems. Same formula para sa magkabilang kubo na. Pero itong Lilian na to, naka-double boots. Oo. Naka-agility, tsaka wilderness. Wilderness Blessing, ang bilis gumalaw niyan. Ang lakas mang zone niyan. Pero si Doming dito, kita natin yung kanyang lane dominance. Although lamang sa... actually, now nang mag-level 2 si Ewan dito. Okay. Pero na-favorite na ng wave dito si Doming. Oh, nag-miss first skill. Nag-miss first skill. Hindi. Nalasit niya. Okay. Nalasit niya lahat. Okay. So good. Pinili niya yung clear yung wave. Oo, clear na lang. Level 4 na si Sensui dito. Edward at ito si Kirk. May kita natin na disiplinado din si Kirk kasi alam niya na malulugi siya if ever man na makipagsabayan siya kasi yung yu niya masakit din eh. Tsaka first time natin nata di makikitang Arlod si Kirk eh, no? Mm. Ganda nung ginawa ni Sensui. Hindi niya tinapos yung craft team kasi hindi makasawit si Edward. Kasi para sa kanya yan eh. Para sa kanya yung mga scrolls na yan. By the way, hindi pa natin na-discuss to, no? Yung mga bagong crabs. Oo. Ay, binigay kay Haji. Ipag-4-4 nila. Ipag-4-4 nila sa mid. Papagay nila si Haji, no? Oh, grabe yung play. Yun. Tapos magka-cut sila, magle-level 4 yung post 4 tsaka post 5 dito sa cut. Oh, dudura lang isang beses yung barats. Tapos papaklear na, no? Oo. Level 4 sila dalawa. Magle-level 4 si Haji sa mid lane. Gawin kasi natin yun sa ranked games. At least may natutunan na tayo na bago, no? Malamang. Oo. Gagawin na yun sa ranked games. Oh. Ang tindi. Actually, hindi pala nag-level 4 si Haji. Pero... Pero mas pwede, mabilis. Pero pwede. Hindi kasi kinuha ni Yue yung ibang XP. Dumaan siyang mid. Ayaw nga. Pero, anyways, nakakuha yung blacklist ng... Turtle. Turtle para sa kanila. Now, Spider Miles. Sabihin na natin na alagang-alaga lang talaga ni Spider Miles itong si Lancy. And yung ikot laging sabay. Blacklist International naman, sila yung kailangan mag-adjust dito with a flicker. Haji! Divine Judgment, tatamaan si Doming. Doming! Mapa-first blood. Ayun na, nerecola na rin ni Haji. Sama si Oheb. Actually, ito yung strength ng Blacklist International. No? Meron silang utilization ng Kaja pagdating ng early game. And yung existence ni Baratz for Blacklist International allows them to have a better time sa early game. Kagat. Oh, Sui, uy, grabe, kinapot lang. Ito na si Welcome. Binabato ngayon ni Kaizen. Okay, ito lang yung problema. Binabanatan lang si Shinsui. Nilabas si EG Boy. Ang ganda ng ultimate ni Spider-Miles. Naiiwan yung dinosaur. Yeah, naipit siya doon. And ang sakit na rin. Early game pa lang, ha, ladies and gentlemen. Lancy, nararamdaman na kagad. Oop! Pero speak of nararamdaman, oop! Hindi siya tatantanan yan, pre. Oo nga, bad trip talaga yan si EG Boy. Si EG Boy. Uy, yatapata si Yue dito. Okay, may flicker si Yue. Pero alam mo, tapang nito ni Kaizen mag-ano, no? Back siya. Dive in, oh. Siya lang ata nakikita kong ganyan, yung ganyang ka-gera. Kapag may utility roamer ka, basta kadikit mo yung utility room mo. Any hero na makita mo na out of position or kahit nasa mid lane, pwede mo pag-guard. Kasi nag-force out ka ng battle spell. Kasi ang kinagandaan sa back siya, pwede ka kagad mag-disengage. Pipindot mo lang yung tortoise boy sands, tapos labas ka na. As long as walang displacement spell. Tsaka may movement speed din kasi mula dun sa huli healing mula ka dito kay Spider-Man. Pero second turtle, sisigil pa rin ng blacklist. Hatak, hindi na gagawin. And si Edward at ang buong kupunan ng Blacklist International makakaligtas pero sa taas. Okay. Yeah. This time, nalalaro na ng Blacklist yung laro nila na objective. Pag nag 18 minutes plus to, hirap tapusin ito eh. Oo, bilis ng clear wave, no? At saka, kayang-kaya mo mantunaw eh. Good luck, Lord. Pero ang difference, ha? Again, makita natin, very similar to game number 2. Pero this time around, may win condition yung Blacklist International, yung effectivity ni Kaja. Kaya yun yung point of question nito for Blacklist International. How well can they utilize this Kaja? Kasi... Okay. May carry, Kaja combo sila. EG Boy, nilabas na ngayon. Surpress. This time si Kaizen. This time makakuha na naman ang turtle. Si Shinsui, tatlong turtle. But Lancy will take down Yue. So that's a hero for a turtle. Oh, binahabol niya si Doming. Na-burst niya yung Claude with ultimate. And also, again, yung Kaja, na-utilize na naman ng Blacklist International with the Divine Judgment. Hinila niya si Kaizen para hindi makaretry yung jungler na Minana Evos against Shinsui. At least, kahit po paano nagkaroon ng trade, dito ang Minana Evos at si Yue ang kanilang puro. Lancy pula ito. Alright. Gamit ng Black Shoes, nandito pa rin si Aji. Wala siyang mangila. Alam ni Lancy na walang ila. Nandito si Kaizen.
Kaizen, okay. Rolling out. Gulong-gulong lamang muna. And nandun na kagad eh, sa paligid eh. Itong si Spider-Man. Magkikita ang dalawang junglers. Ito mahirap si Edward. Tingin ko may bago siyang favorite. Ah, sino? Itong CC. Ah. Parang kung ngayalin tulad mo itong CC, parang ano to, no? Uranus na may stun. Uranus na Tamos. Oh, oh no. Hindi, ang kulat Uranus kasi na Tamos na ano, na Carmilla. Ang kulat oh, na may damage. Tapos pwede ka itali. Yun nga, may stun. Yun, oh, okay. 1-for-1 okay. Tower trade. Makrong laruan lang. Mm-hmm. Umari, alam yung umaamba. Oh. Parang may ano, may long walk na conceal play. Eh. Oh. Mala-echo yung ganung ano eh. Dati, nung naalala sa si Yawi, oh. Yung pass break conceal play. Oo, ikot, no? Yun. And Minara Evos ngayon, iniingatan lang nila na mahuli at makita sila. Pero buti na lang, andun yung folks ni Yue. Dadambahin dito si Sensui. Subukan nila. Oh. Subukan nila Sensui dito. Bumabanat pa si Domeng. Alam nila malalabas si Ejiboy. Nandun yung Ejiboy. Blazing Duel para kay Domeng. Out. Pero nandun Kaysen, sa matang sila si Edward. Kaizen. Namumula. Kalahati ang buhay. The Divine Judgment. Siya na paggamit ng poison. Okay. Pero hindi pa enough ang true damage na meron. Si Haji Abang. Makaka-out naman si Edward. Makakuha ng isang kill ang Minana. Yeah, pero duguan sila dito. Ah. Magandang idea para sa blacklist na umatras. Reset muna. Kuha muna ng purple buff dito si Sensui. And yung Lord na ito ay yeah. Marireset muli. I was mistaken. Si Edward ang na-deads at ang naka-out ay si Domeng. I would say medyo napasama yung book dito na spell come over. All the while yung sacrifice ginagawa ni Edward, naubos yung vengeance, ano niya. Uy, may hila na gagawin ito. May nakap na gagawin ng Lord. Tingnan natin kung makatulong ba yun. Kinilix pa rin na ngayon si Lancy. Babalatan ni Skazen. Buhay pa rin, Skazen. Hindi tumama ng Ejiboy. Actually, yun, ninampas siya ni Ejiboy. Nakakuha pa ng kill si OM. Lalaban na ngayon si Nasinsui. Meron pa siya retribution. May nakap na gagawin ng Lord. Dito na spell come. Yum. Delicioso. Si Sensui pa makakuha ng Lord. Makuha sila ng kill. Mawala si Kurt. Pinilit masyado ng Minana as Blacklist. We'll take down 2 plus the Lord. Inantay ng Blacklist kasi ano po eh, hindi pa full stock yung big guy eh. Uy, lagi niyang pinaka-counter go. Ganda ng attempt ni Kurt na ipit sa ilalim ng Torre and kasal pa yung Holy Baptism. Pero again, full stocks din kasi yung big guy so mabilis lang yung crowd control. And again, yung pag-cover na ni Ejiboy. Pinotektahan niya talaga yung dinosaur ng Blacklist International. Yeah, wow. Another block mula kay Yue. Sa mga ganong classic situations. Yeah, and kita natin no, na dito na pumapasok yung mga experience na nadala nila, nakuha nila sa mga international tournaments, and kung mental toughness ang pag-uusapan, isa kami sa pinakamalulupit. Oh, 12 minutes, 3-4 kills. 7 lang yan, guys. 7 lang. Oo nga, no, ang baba pa ng kill score. Oh, ang role dito sa Pilipinas, mas mababa yung total kills sa Hila time na naman. Game. Hila oh. Na naman, Holy Baptism popped. Edward will pop the Vengeance. Okay, relax lang. First Lord pa lang. Ang bilis ng clear wave dito ng Minana Evos eh. Usually talaga yung First Lord. Okay, Ajin! Ajin! Divine Judgment! Babanatan si Kurt! Nawala na si Kurt ngayon. Pero si Sinsui nasa bad ng loob. Dalib. Binabanatan lang siya dito. Mawala si Sinsui. Free hit ngayon. Si Pal, Domeng, Kaizen. Magro-roll out. Sino babanatan si Edward? Blazing Duet. Free hit din si OM dito. Spinning Light Wheel. True damage. No mana whatsoever. 50 seconds on the next Lord. Magbabasag pa ang side ng Blacklist International. Basag ang Torre. Magbaback na ngayon. Ang Blacklist! Nagumpay ang plano ng Blacklist International dito. Nalagasan sila lang isa. Wala si Sensui. Pero hahabol pa ata dito. Itutuloy nila si Edward. Edward, actually, mag-change target sila. Si Aji ang gusto nila. Lancy will take that mega kill. Sabay kunin nila lang natin muna yung Ripolio. Sabi dito ng Minana. Grabe, ang bilis ng pag-counter dito ng mga Minana Evos at ramdam mo na hindi nila hahayaan na walang magiging trade doon. Nabasag man yung Torre doon sa may bandang ibaba, pero okay lang yeah. Kasi nakahuli din naman kami at nakapag-trade kami. Pero sa perspective ng Blacklist International, panalong-panalo sila doon kasi yep. Either way, aabot si Haji dito sa may Lord Spawn and nakuha nila yung first base tower ng Minana Evos. Again, ang mission mo sa first Lord pick mo is kunin yung control sa jungle side ng kalaban mo and maybe crack a tower under the base of your enemy. Oh! Okay. Naku, si Sensui mag-isa. Okay, Sensui, kalahat ang buhay. Lamabas na naman si Ejiboy. Tatlong banatan ngayon. Si Kaizen na mahihila. Kaizen, pulado. Mega kill si Ohem. Sino ngayon ang nakakuha ng retribution dahil walang kalaban dito si Sensui. Sumukang free Lord to. Magbaback ang Minana free Lord for Blacklist. Grabe, Yue. May bandang ibaba. Ang bilis ng clear wave dito ng Minana. Kaya to. And kaya nila talagang dumipensa rito. Andun pa yung, malayo-layo pa yung mga minions. So isusuko na ng Blacklist yung pagkakataon nila. Reset para sa Minana. Ito yung benefit na meron kang Claude Lilia.
Habang tumatagal yung game, okay lang din naman sa kanila kasi mataas din ang kanilang DPS. Oo. But so is the carry. And dagdag pa natin dyan si Ageboy. And of course, pati na si Edward kasi again, HP based din yung kanyang mga yoyo. Pasok ngayon si Haji, pero makakounter go siya. Nilabas naman si Ageboy. Curse, glass nilabas din. Pero si Kazen dito ay buhay pa. Unstoppable mula kay Lancy. Nakuha yung top. Problema ng blacklist si Lancy ngayon. 5-0 and 2 mula kay Lancy. Ito na naman yung sinasabi natin problema ng blacklist nung game number 2. Pero gusto ko yung sinabi ni Midnight dito, nakakuha naman sila dun sa may top lane. Yeah. At least, gusto ng blacklist yung nangyari na yon. Pero kasi nabawasan sila, wala si Haji dito. At si Kirk, sinasakripisyo na niyo yung kanyang sarili. Edward? Mag-out. Mag-out si Edward. Ang sakit na rin talaga din. Series, comeback series game. Kung makambak man nila to, kasi for a while now, lamang ng almost 5K lagi ang Blacklist International. Yeah, and makikita natin kung paano ba magre-respond ang Minana Evos doon sa ginagawa ni Edward. Tino mo, siya lang yung nakaharap, Yue nasa likod. Talagang alam ng kupuna ng Blacklist International kung sino yung layer nila. Edward muna, since Yue next, Blacklist at si Haji at si Yue laging magkasama. Kailangang masagot ng Minana Evos ito. Puno lahat ng mga battle spells though. Oheb, oy, binibate nila yung Lord ngayon. Kirk, papasok. Edward, papasok. Haji, pumasok. Olive up, decent na naman si Haji dito. Pero Ageboy, nako, napakaganda ng grabs na meron. Si Tsui with the Lord. Walpulado ngayon si Kazen. At sa pabunan si Oheb, makukuha niya si Kirk. But Lancy, inaabot si Yue. Transion! Pero na-trap siya! Dahil ang ganda ng Winter Transion. Nanggigil si Kuya mo, Lancy. Two heroes are down. Para sa side ng Minana, Blacklist and double ba. Yeah, hindi na ano eh, hindi na tansya ni Lancy. Meron pa siyang black shots, hindi niya nagamit. May posibilidad na ma-end itong laban na ito, yung clear wave na aasahan nila. Oo, para nga sa Lila ay wala. Andito si Oheb, 6-0-1. Tapos sa ata! Pwede Tore ang maging puntirya dito ng blacklist. Kazen? Ay, ang galing ni Kazen! Hinarangan ni Kazen! Mukhang gusto ni Kazen narangan to just to make time for Lancy. Blazing Duet, ginagawa na ni Doming lahat. Pero mahila siya. Tapos ang boxing! Blacklist International will take this series! My goodness!